Hi guys! Nagbabalik ang iyong kababaliwan at kalolokohan, vlogger ng bayan! Ako nga po pala, si Jericho Postal Esteban, and welcome to my YouTube channel. Today's vlog tayo po ay mag-mukbang! Mukbang street food na naman! Road to 300 subscribers! Slash, ask me everything! Everything! Yeah. Ang mga favorite kong street food na nandito ngayon ay ang kwek-kwek, fishball, ukoy na kalabasa, lumpiang gulay, siomay, lumpiang Shanghai, dugo, isaw, at baka-baka. Kaya simulan na natin ang Ask Me Everything / Mukbang Edition! Ayan, ang una ko pong kakainin ay ang kwek-kwek. My favorite! Ang ating unang katanungan ay galing kay Bernadette. Sabi niya, when is the last time na in-stalk mo ex mo? Shout out nga po pala muna sa aking best friend, si Bernadette Mariano. Hi! For your question, Des. Ako, hindi ko na in-stalk yung ex ko kasi kapag tapos na kami, kunwari, nag-break na kami, binablock ko na siya sa Facebook or any social media account. Kasi ayaw ko nang balikan yung nakaraan kasi masasaktan ka lang. Sabi nga nila, move on is the best key. Kaya, move on ka na, best. Alam ko, na-hurt ko pa ngayon. Pero, sa tamang panahon, matatanggap ko din na wala na kayo at meron na siyang iba. That's all for today. And I thank you. Charot! Ayan, second question. Ay galing naman ito sa aking beshi na si Ronnie Ganiban. But before I answer his question, I want to eat first siomay! Siomay is one. Okay, ang question niya is, bahay na ba to o bahay na kubo? Mamili ka at describe mo ito bilang ikaw. Ayan, mega shoutout po ulit sa aking best friend na si Ronnie Ganivan. Siguro best mas pipiliin ko is maging bahay na bato. Kasi alam natin ang bato, matibay, hindi nadudurog, strong, at saka... Char! Ayan, strong. Kasi ako yung taong matatag, matibay, at saka hindi sumusuko. Kasi ang isang bahay na bato is alam naman natin na hindi ito basta-basta natitinan. Parang ako, kahit sa dami ng problema dumadating, ako yung taong malakas, strong, the nerd! Kaya, mas pipiliin ko yung maging bahay mo. Bilang ako. Baka-baka! Next is isaw. Number 3 question ay galing naman kay Kuya Kapenena. Salt? Kalpon? Sabi niya, kung magkakaroon ka ng jowa, are you going to keep it private? Yes or no? And why? And then, shoutout po kay Kuya Tapi Nena. Siguro kuya, kung magkakaroon ako ng jowa ngayon, I'll keep it private. Kasi, ako sa
sa akin kasi, hindi nila alam na nagkakaroon ng jowa. Kaya, mas mabuti na lang na i-private ko siya kasi maraming nag-judge, maraming nag-issue, ganun. Ayoko na ganun. Yung judge ka ng tao, post ganda ng tao, ganun, ganun, yung nangyayang sinasabi. Kaya, mas mabuti na lang na itago ko na in-allegation siya. Another question. But before I answer the question, saka yun ako. Another question. Regarding kay BFF Miko. BFF Miko, shoutout sa'yo. Yung sabi niya, what you will learn in this pandemic and how affect you today in life. Siguro best I learned in during this pandemic is kailangan nating magtitip. Kailangan nating i-budget yung pera natin dahil hindi lahat ng oras is makakagalaw ka. Kasi ang pera, ito yung pundasyon ng lahat. Kasi wala ka, kung baga wala kang pera, hindi ka makakagalaw. As in talaga, everything works money, di ba? Tama ba ako? Ayan. Basta kailangan natin mag-invest. And then, dapat i-budget natin yung mga binibili natin. Ganun. Maging masinop tayo sa pera. Another question. Regarding kay Insan Tuna. Shout out po kay Insan Tuna. Sabi niya, ano ang mas mahirap? Mambabay ang jowa mo? O makatay ang jowa? Oh, ibe. Okay lang yun. Ano yung naman sabi? Mambabay na lang yung jowa mo. Kasi, mas masakit siguro kapag, mas mahirap siguro kung mawala yung jowa mo. Kasi kapag mambabay siya, mapapatawad mo pa. Eh, pero paano pag nawala na siya? Di ba masakit din? Masakit nga. Alam ko, be, masakit pa para sa'yo. Nawala na si kuya. Pero lagi mo tatandaan na andito lang kami bilang pinsan mo, mga kamag-anak mo. Yun lang masasabi ko sa'yo na sana magpakatatag ka. Masaya na siguro si Kuya Mark kung nasaan man siya ngayon. Sana nga ganun ka din magmasaya ka na rin sa sarili mo. Magpakatatag ka. And I always love you, Ate Marina. Love you! Stay strong! Our last question ay galing kay Dai Meshi, Dai Sam Julia. But before I what is your biggest insecurity and how can you handle it? Siguro yung biggest insecurity ko sa buhay ko is yung self-doubt. Minsan kasi, tinatanong ko sa sarili ko kung ano na ako, ano nang naipuntal ko, gano'n. Parang gano'n, minsan, iniisip ko kung dapat sa ganitong taon, meron akong naipuntal. Pero alam mo, inahandle ko naman ito pero kailangan ko nang magpakatatag. Na-motivate. Alam ko i-motivate yung sarili ko na kaya ko to. Kasi kung wala kang motivation sa sarili is hindi mo maabot yung pangarap mo. Kasi yun yung nasa isip ko ngayon. Kailangan kong makatapos ng pag-aaral, maging successful na negosyante, ganun. Para sa in the near future is may pagmamalaki sa sarili mo. Hindi lang sa pamilya mo, kundi sa sarili mo. Siguro yung biggest insecurity ko is yung sa sarili ko, ganun kung tinatanong ko kung anong ikundal ko, self-doubt mo, diba? Yun lang. Kaya kailangan natin i-motivate yung sarili natin. Tulungan natin ang sarili natin para ma-abot natin lahat ng pangarap natin. At yan! Nagtatapos ang aking mukbang edition / Ask Me Everything. Maraming salamat po sa mga nag-comment po sa aking Facebook account. Sa mga nakipag-participate po. Maraming salamat po sa mga malugod pong supporter. Sana po tulungan niyo po akong ma-reach natin ang